Iyo'y isalama, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkaroon ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Hi guys, welcome to my channel, and now welcome to Lourdes. So this is the continuation of my vlog pilgrimage. Okay, so today is Saturday morning, so we're going to do the Station of the Cross. So we're here at the lobby area of our hotel waiting for our group. Okay, so see you in a minute. Hi everyone, and yes, of course. So I need God in every single moment of my life. So this is Ate Shella. So napaka-friendly niya talaga. So may na-meet siyang mga ano, yung mga foreigner dito na nag Oy, seryoso ako. Ini-introduce mo man kita. Ayan. So kanina niya pa ayan, ni-represent niya yung ating flag. Ating Philippine flag. Philippines. Yes. Okay. So ito nga aming ano ngayon is anong Tagalog ng pilgrim kasi? Pilgrim. Pilgrimage. Ayan. So nagkakatuwaan lang po while waiting sa iba. Hello. Subscribe to my channel, Hannah Lisa. Okay. Hi. Yun mag-organize si Adli Nita. Binigyan mo sila? So yan guys, mag-aaral kami sa Station of the Cross. So, magbabasa. Bye! See you later! Magbabasa ako na 11 station tayo. Uy, day, gelato, day? Suko na matanda. Ay, suko. Siga na yung mata. Pauyam ito hanggang dyan. Ang ano? Ayan. Sila lang. Sila lang. So, Alay Lakan going to our Station of the Cross. De servir des personnes malades, de servir des frères et sœurs.
entendez cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » La question qui vient alors peut-être avec cette présentation de la première communauté chrétienne est sans doute idéalisée. Sans doute. Comme l'ensemble de la parole de Dieu dans notre royaume, de la résurrection des morts, de l'amour du prochain, même des ennemis, de pardon et de miséricorde. Tout cela est idéalisé, n'est-ce pas? Pas très réaliste. Okay, Ate Sheila. Station is si Ronald. Second station is si Rose na Billy. Third is si Lito or si Vicky. Pa, is sino kayo? Jesus. Hindi kita malilimutan. Four. Fifth is pananagutan. Six is pag-aalay. Seven is pagbabalik. Nine is panalangin sa pagiging bukit bukas palad. 10 is sa iyo sumasamba, awit ng paghangad, 11, and 12 is Kristo, 13 is kaibigan, and the 14th is Diyos ng pag-ibig. And then the 15 is the last yung resurrection. Okay? Malinaw na po? Okay. Okay. Are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Nang kusang matangin.
Sa krus niya pasan, makikiba ka alang sa dam at katarungan. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ko ng Diyos. Alas 9 ng umaga nang ipinako siya sa krus. Ipinaskil naman nila sa ulo na niya ang nakasulat na sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. Ipinako rin kasama niya ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabing ibinilang siya sa masama. Mga pakong naglalakihan tumarap sa mga kamay at paa ni Jesus. Pinag-isa ang krus at si Jesus. Marami sa atin ang nag-iisip na tunay na malupit ang buhay, sapagkat kaisa nito ang paghihirap. Para tayong ipinako sa paghihirap, nang dumating tayo sa ibang bansa, akala natin paraiso. Nang kumikita na tayo,
akala natin para na tayong bangko. Subalit, hindi nagtatagal, napapansin na natin na nandoon din ang paghihirap at gaano man mangpagkayod sa trabaho at pagtitipid sa kita. Hindi pa rin nagkakasya. Para lamang itong nagdaraan sa embudo. Panay tuloy ang ating pagrereklamo. Ang hindi natin nakikita na maliwanag kay Jesus ang kanyang pagtanggap sa atin sa mga pako na bilang hakbang sa pagsibol ng bagong buhay. Nagagalit tayong nakapako sa krus, subalit wala naman tayong ginagawa upang makaalis sa gayong sitwasyon. Ni hindi pa natin naalis ang mga pako, ibig na nating alisin ang krus. Walang muling pagkabuhay kung wala munang pagkamatay. Sandaling katahimikan. Pagkay karamay ka sa iyong magdurusa, pag nasaktan ka ay huwag kang susuko, kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Ikaw nag-iisa, kasama mo ako, tawagin mo lang ikaw mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan kita, sino bang tulong sa'yo kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ang pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Ayun na po. Tapos na po kami sa aming Station of the Cross. So, hindi ko na binidyoan yung pagbasa. So, ang mga na-video ko lang is yung pagkanta. Kasi, syempre, team tayong nakafocus na ano. Tinamaan mo na ako doon sa binasa ko ba? Oo, alam ko. Hindi ka eh. So, ayan. Oo, bagay sa iyo. Oo, kasi bagay sa iyo. Ganda ka bagay mo dami. So yun guys, nakatagpo rin si ate kasi ate buti na hindi na nag-English. So yun guys, katapos lang namin ang Station of the Cross, doon yon, medyo doon, medyo malayo-layo. Ay ngayon babalik na kami sa hotel. So tatapusin ko rin naman itong video na ito and then to continue na naman later kasi mahaba yung video, mahirap mag-edit. So hi! Shout out to my YouTube channel. Nahiya. Nahiya po siya. Umalis ka today. Alright, thank you guys so much for watching. I hope you enjoy my video here in Notre Dame du Lourdes. Okay, so thank you so much for watching everyone. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Once again, this is Hannah Lisa Vlogs. Tabis dak ang Bisaya dako.